Guys, pinawagan kami ni Chad kanina. At even siya nalungkot sa nangyari, naiinis sa dalawa at naaawa sa amin. It's 5:24 p.m. Kaibigan namin, no? Personally, si Chad. Pero wala siyang magawa dahil even siya naiinis. Kahit kami naman, naiinis kami. Diba? Kasi hindi tama yung nangyari. Diba? Hindi tama. Nananahimik sila, Vice, eh. Diba? Tapos gagamitin nyo sa ganon. Alam mo, kahit managers, ang managers kasi hindi nyo naman kasama every time, every oras, hindi nyo kami kasama. Yes, kami ang tumatayo na pangalawang mga magulang nyo. Pero matatanda na kayo para alamin nyo yung tama't mali. Diba, hindi lang naman kayo yung artist namin eh. We have other artists to manage, to guide. Hindi lang laging kayo. O ngayon, ano magagawa ng iyak nyo? Ha? Mababawi nyo ba yan, yung nangyari na yan sa iyak nyo? Dahil gusto ko lang gamitin yung opportunity na to na kung bakit ang star image lagi sinasabi sa online, no, mga nasa social media, bakit ang star image nag-aalaga ng mga basura? Masakit for us. Masakit for us na management na masabihan ng ganun kasi we're doing our best. Kung hindi alam ng ano ng netizen kung ano yung nabubuong pamilya meron sa star image, yun yung hindi nila nakikita. Ang nakikita nila, nag-start with Sander Ford na minakeover namin and then nagkaroon pa rin ng problema. Hindi nakikita ng netizen kung bakit namin ginagawa yun sa mga artist. Yung mga, gusto ko lang i-take out yung platform na to na guys, netizens, ang star image nandito hindi dahil nag-aalaga kami ng basura. Winelcome namin sila sa star image because we want na mabago sila. Nakikita nyo sa TikTok, nag-a-upload kami na masaya, na kukulitan, nag-aharutan, pero lahat yun superficial. Ang meron kami dito, kaya nandito yung mga yan, dahil naniniwala kami na mahal nila ang pamilya nila. Mahal nila ang sarili nila, may takot sila sa Diyos. At may mga pangarap sila. Hindi nyo alam kung saan nanggaling yung mga tao na to. Magsimula tayo kay Sander. Mahirap ang buhay. Bumalik tayo kay Gigil Kid. Masaklap ang naging buhay ni Gigil Kid, Carlo Mendoza. Kay Lidonong Girl. May pangarap sila. Kaya ang star image nandito. Kaya yung mga, hindi ko na lang maano eh, ayokong i-blame sa social media ang nangyayari dahil ang nakikita nila is yung superficial na meron sa atin, sa star image. Pero halukayin ninyo guys, kung bakit nandito ang mga basurang sinasabi, it's because we want to help them. Ngayon, hindi natin mabiblame. Nangyari na to, naging problema na, pumutok na, nalaman na ng lahat. Nasabi niyo na yung mga hindi dapat sabihin sa social media na alam niyo yung huhusgahan kayo ng tao. Ako, kami ni David, kami na yung manager na laging nakaharap kapag nagkakaroon ng pagkakasala yung talent. Nadadamay ibang tao na wala namang kinalaman. So gusto kong tanungin sa inyo at malaman ng netizen, ng social media at yung mga nakasamaan nyo ng loob ngayon. Dahil ba saan ito? Ako na magsasabi, dahil sa kasutilan, sutil ang dalawang to. Kayo mag-explain. Kadagawan nyo to eh. Diba? Explain nyo, for what? Bakit nyo dinamay yon? For clout? Ha? Para mapag-usapan kayo kahit na in a negative ano way, hindi ganoon. Every day na ginawa ng Diyos, araw-araw, pinagsasabihan namin kayo kung ano yung dapat niyong i-post,
kung ano yung dapat yung i-content para mapasaya, mabigyan ng inspiration yung mga viewers nyo. Pero anong ginawa nyo? Yes, sometimes you do good contents. Pero nagpa-apekto kayo sa mga nagko-comment, na-trigger kayo? Reason ba yon? Valid reason ba yon? Na na-trigger kayo? O papatulan nyo yung netizen? Opinion nila yun eh. Kayo, kung makukulong kayo, let it be. Baka doon magtanda kayo. Hindi namin kayo pagtatanggol kung talaga may mali kayong ginawa. Pero obviously, may mali kayong ginawa. Kung ano maging legal action sa kampo nila Meme Vice, let it be. Harapin nyo. Ginagawa namin lahat dito sa Star Image para makatulong sa inyo, para makapagpasaya tayo ng tao, pero ito ang ginagawa natin. Ngayon, kayo. Nandito na naman kami to explain na lumalabas sa mga taong nanonood, kinukonsinti namin kayo. Na lumalabas sa mga taong nanonood, kami papasimuno. Hindi nyo ba alam yung nararamdaman namin? Saka, ano yung mga ibang co-artist nyo na nanadamay dito? Hindi ba kayo naaawa doon sa mga naapektuhan ng mga co-artist nyo dahil sa pagkakamali na yan? Kailan pa kayo matututo? Para yung kay Sander, maramdaman yung ano kayo, makulong kayo, umimas kayo ng rehas? Siguro nga, baka doon kayo matuto. Kasi I'm sick and tired of defending you dahil lalo na pag mali kayo, I cannot defend you pag mali kayo. Kung nasa katwiran kayo, kaya ko kayo ipagtanggol, kaya namin kayo ipagtanggol. Pero this time, we will not defend you, especially to Vice. Dahil si Vice, tinulungan tayo. Si Carlo Mendoza, asa si Carlo? Patawag ka si Carlo?